Hello and welcome to my show TikTok, where we talk about what makes successful people tick and what it took for them to pursue their passions, follow their dreams, and achieve their goals. Today's guest should already patent the words hugot and kilig because she's become the master of harnessing their lethal combination to make the hit rom-com she's been known for in the last 6 years. Her career catapulted to success in 2014 with the now iconic That Thing Called Tadhana, a little film shot in 6 days on a shoestring budget that made 134 million pesos in its first 3 weeks. This woman has changed the old template used to make popular Pinoy movies, and she continues to change the industry with quality movies that millions of people actually watch and have now come to expect. I'm super excited to welcome writer, director, producer, podcaster, co-owner of the Tita Witty Empire and game-changing storyteller, Antoinette Jadaone. Hello. Hello. Grabe na may introduction. Hi. Hello. Siyempre naman. How are you? Thank you for saying yes. And thank you for inviting me. So super happy. Sobra akong starstruck. Hindi ko akalain papayag ka. Grabe. Ang bilis ko nga pumayag eh. Ang bilis ko pumayag. So sobrang busy mo. Congrats on the premiere of Fangirls at Tokyo Film Fest. Thank you Saturday. So much. Oh my God. Kumusta naman? Thank you. Okay naman. Is this an actual showing or online? No, it's physical screening. So Tokyo Film Festival is all physical screenings. Wala silang online screening. So the first screening was last Halloween, October 31st. Okay. And okay yung review so far. Nahirapan lang kaming i-check yung reviews kasi naka-Japanese characters. So na-translate pa namin. Buti na lang yung Twitter may translation, pero the other other tweets, yun kailangan pa namin translate. Pero super happy so far sa nila, sa reactions, sa reviews. May mga Pinoys din na nakanood, so super grateful. And then soon in Estonia where it's competing. Yes, in Tallinn Black Nights in Estonia. So it's an A-list film festival. November 13 to 27 yung festival. Wow. But our premiere is on November 20th. So all here, physical screening. Or, sorry. Here. Hindi ko alam. Here. Okay. Baka, hindi ko alam kung 20th or 21st dito. Pero rin, all physical screenings din siya. Dito? Onde, physical lang. Walang online screening. Walang online screening. Dito sa Philippines? So, bukas na yung theater? No, in Estonia. Ah, in Estonia. Okay, kala ko dito. Wala eh. We're still figuring out kung paano yung Philippine premiere ng Fangirl. Pero lilinisin muna namin lahat ng mga international festivals. Right. So, it's your 11th film. Yeah. Congrats. 11th film since what? Since 2011. Since Degrees of Separation. Yeah. Since okay. But you said it's the longest to be made. Kasi ang dami niyang pinagdaanan. Yes. Actually, lahat naman ng mga films may kanya-kanyang pinagdaanan. Pero okay. Iba lang yung 6 Degrees because it's my first film. Right. So, sobrang nangangapa pa ako. Yung jitters ng first film nandun. Yun. Right. And then, for Fangirl, you actually auditioned over 670 girls. Nakita ko pa yung article sa Cosmo. Yeah. I think a year or two ago, nami shout out para mag-audition. Mm-mm. I really wanted to have an audition rather than just get an existing actress. Kasi gusto ko, mukha talagang fangirl. Kasi ayoko mawala yung fantasy na hindi naman siya totoong fangirl. So, fantasy na fantasy siya. So, that's why we decided na kumuha ng isang girl from the audition para mapakita na this girl can be any other girl.
the right. fan girl. And then nung nahanap niyo na siya, nag-back out siya. Grabe yung story na yun. Nag-back out siya. Like, and actually, contract issue siya. Hindi naman siya nag-back out okay. kasi sobrang gusto niya. So, contract issues. So, Tuesday, biglang hindi na siya yung fangirl kasi because of contract. So, the shoot will be on the Saturday after that Tuesday. Oh my so, God. So, basically, 4 days to go. So we had, eh hindi ko na pwede i-pack up yung Saturday because nag-pack up na ako, nag-3 other shoots. So syempre, oh, wow. if you pack up a shoot, lahat na yun may budget, ano na yun, repercussion. So we had okay. to look for another fangirl. Nagpatawag ulit ako, nireview namin yung lahat ng mga nag-audition sa amin na naka-shortlist. And then nagpatawag ako ng mga bagong pwede mag-audition. And then on Thursday, we chose another fangirl. And then on Saturday was the first day. Wow. And then you were saying na ano, akala mo parang oh shucks, nagkamali ata ako. Pero in the end, okay pala yes. siya. True. Parang kasi syempre ang tagal the first fan girl, sobrang na love na namin siya. Eh. We had oh. workshops. We had workshops with Paolo. Nag-workshop na. Okay. Nag scene studies na kami. So, lahat na talaga, ready na kami to shoot. So, during the first day, admittedly, nung ginagawa na nung ni April, ni Charlie din doon yung eksena, nandun pa rin yung heart namin doon sa first fangirl. Parang, oh. shit, parang mali pa rin. So, pero nung second day, we shot one very simple scene, not really a very big scene. Pero napabilib niya kami dun sa sobrang simple na eksena na yon. So, dun pa lang namin na-realize na, ah, tama, na everything happens for a reason. Kaya naging ganun yung journey nung fangirl na paghahanap namin. So, yon. And even every shooting day after that, napapabilib na kami ni Charlie na talagang ayun, siya talaga yung tama na fangirl after all that's happened. Right. So when did you actually write fangirl and why? So I wrote fangirl 2016. So I was supposed to submit it I was supposed to do it in 2016. So naghanap na kami, yun yung first audition namin for fangirl. So may mga in-audition na rin ako mostly from Star Magic kasi iba pa yung ano ko noon, iba pa yung worldview ko noon, iba pa yung philosophy ko in filmmaking noon. So hindi ko pa naisip na gusto ko normal looking na non-actress for a fangirl. So but then yun, marami rin naging problema sa casting, naging problema sa logistics. So wala na, sabi ko, wag na nga lang, ang daming nangyayari. Oh. So I abandoned the project altogether, and then I made other projects after that. That was also the time na nagkaroon ako ng creative breakdown. Wow. So that was in 2016. I stopped writing for a year. I wasn't able to write anything. Eh ako usually nagsusulat talaga ako lagi kahit hindi ko siya natatapos. Right. Inotebook ako lagi. So that was the year after nung hindi natuloy yung fan girl, sabi ko ayoko na nga. Magtitigil muna ako. So yun, tumigil ako. Tapos, revisit ko na lang siya ng 2018, 2 years later. And then, I rewrote, revised the script na mas akma na kung sino ako. Right now. Yun. Right. And then, why did you write it? You said in an interview that it's parang commentary on the celebrity idolatry ng Philippine cinema. True. Siguro kasi ano, dahil I work closely with celebrities, and also when you work with celebrities, consequently makakasalamuha mo rin yung mga fans nila, the people who idolize them. So nahihiwagaan talaga ako sa ganung duality ng isang artista na right. meron talaga, parang alam mong merong pagkakaiba talaga, at sila mismo right. naguguluhan sila kung sila right. na ba to as an artista, as a character, or sila na to as their true self. So right. Doon lang siya nag-start na what if your idol is not the person you think he is? Will right. you still be a fan? Will you still love right. him?
So right. It started as that way, but then syempre na nag-iba na yung ano natin, nag-iba na yung Pilipinas since 2016 and 2018-19. So I had to rewrite. I had to do parang hindi naman overhaul, pero yung milieu lang iniba ko na. Hindi na siya lang about na nag-iba. Hindi na siya tungkol it was the 2016 version was really parang cutesy rom-com. Oh, okay. It was really a love story. So right, it was a love story between a fan and an idol. Na parang super fantasy talaga. And all the tropes and cliches of the rom-com. Nangyayari talaga sa totoong buhay. Parang ganun lang talaga siya. And then, na-realize ko na baka hindi na yun yung tamang puntahan ng kwento. Oo, yung message na baka mas coming of age siya rather than a romantic comedy. But there's still romance, of course. There's still the love story. Pero mas coming of age siya. Mas kwento na siya nung bata. Mas kwento na siya nung girl, ni fangirl. Rather than kwento ni fangirl falling in love with the idol. And I like the premise kasi the Philippines is kind of prone to idolizing celebrities, right? That's why politics is filled with celebrities. And sometimes in our minds, talagang they can do no wrong. So I'm glad that a movie like this was made. Yeah, exactly. Naisip mo ba yun? Did that figure in like your, when you think of the responsibility of making a film such as this? Yeah. Definitely, especially nung, yun nga, naging 2016 yung Pilipinas nun eh. Tama. Ngayon, nasulat ko nung 2018-2019. So, dati idolatry lang siya ng fan to a celebrity. Pero ngayon, idolatry na siya in general. How we idolize our government leaders. Right. Nabubulagan talaga tayo. Tama. Pero, ano lang, representation lang talaga si fangirl na celebrity. Yung ina-idolize. Pero it can be any other person that you idolize. It can be a sport, an athlete, a singer, a performer. It can be a government person. It can be your dad or your mom. Yun. Right. Huh. Especially may daddy complex kasi tayo. But anyway, did you ever watch Bona, the Nora Honor movie Bona? Yes, I love Bona. True, I love it. And then, are there parts of that influenced you or inspired you? Kasi parang fan idol din yun. Yeah. Meron akong confession. Napanood ko lang yung Bona after I think the latter version. Hindi ko siya napanood dati. Okay. Napanood yung Bona dati. Tapos, when I had my friend Carl Castro, read the first drafts of the script. Sabi niya, panoorin mo yung Bona kasi it's also about yung idolatry pero sa isang film extra. So baka makatulong yun sa ano mo sa pagtingin mo kung anong direction yung ano tatahakin. Noon ko pala kinanood yung Bona. Nakakaloka ako. Pero yun. And speaking of extras, yan ang ano mo expertise mo, di ba? Because of you actually did 6 degrees of separation from Lilia Kuntapay because of that. And it was your parang statement about how extras are treated in local movies. Does it mean that in your set, extras are treated well? I see to it na hindi sila parang yung kung paano dun sa 6 degrees or yung isa rin na sinulat ko na film na si direct Jeffrey Hitorian yung nag-direct extra. Right. So ayun, siguro din kasi nanggaling ako sa pagiging production assistant na ako yung nagpapa-read kasi ang production assistant tsaka script continuity girl, siya yung nagpapa-read sa mga extras. So, makikita mo talaga, that's why when I became a director, I found a way how to deal with the extras and make them feel like they are a vital part of the film also. Like, when I was a script and when I would give instructions to the extras, kapag, kunyari, maglalakad lang sila,
hindi ko sasabihin na, oh ate, maglakad ka mula dyan, pag ganun. Pagka-action, maglakad ka na. Pagka-cut, pagtuwigil ka maglakad. So, I realize na when you give that kind of instruction sa extras, they will feel na extra lang talaga sila kasi naglalakad lang sila eh. Pero I realize, kapag nagbigay ka ng instruction sa extras, dapat treat them like importante sila. So, when I give instructions sa extras, I tell them, oh ate, pag maglalakad ka, isipin mo, hinihintay ka na 1 hour ka ng late sa date nyo ng jowa mo. So, paano ka maglalakad? So, diba? So, in that way, they will feel na, ah, may kwento rin pala ako kahit naglalakad na ako sa background. May jowa pala akong kadate sa eksena na to. So, mag-feel nila, actor ako kahit na background lang ako. Actor ako dito. Hindi ako extra lang na ano. Kung sino kaya lang. Pala dun sa take ni Lilia Kunta pa eh, ano, likod lang pala yung kita, pero meron siya. Instruction. Cool, ano, method acting background. True. So, when you came into the scene, parang may old style of making movies, teleseries, like I said earlier, di ba? You changed the template. Ano yung mga nabago na, I guess, parang ayaw mo before, and I guess ayaw din nating lahat, medyo gasgas anong tawag doon? Tried and tested formulas. Like, I watched this interview of yours and you said, before you said yes to directing a teleserye, iniisip mo na sana wala namang patayan, baby switching, mga template. Ano yung mga things na, I guess, pagdating mo, nagbinago mo or iniba mo? Like yung mga makapagdamdaming dialogue, sabi mo, mga millennial, ayaw na niyan. hindi naman nung pumasok ako, parang inisip ko, ay babaguhin ko talaga itong... I guess. Hindi naman. Pero, nung, for example, nung sa That Thing Called Tadhana, gusto ko lang talaga gumawa ng isang story na walang best friend una, walang best friend na walang family. 'Di ba? Usually may family kasi yung boy, may family yung girl, tapos hindi rin sila magkaano, or may best friend na bakla na tama. 'Di ba? Shoulder to cry on, ganun. So, ganun lang yung inisip ko dun sa Tadhana. And also gusto ko lang yung babae ay nagde-decide for herself. Pwedeng tanga-tanga yung decision niya, like, syempre hindi naman usual yung papayag ka na lang, bigla na lang gigising ka, gusto ko pumunta ng Baguio, gusto ko pumunta ng Sagada. Pero gusto ko lang ng isang babae na ganon, na nagde-decide para sa sarili niya. Kahit mali, at least nag-decide. And isang babae na kaya niya magmura, kaya niyang, I mean, hindi mabulak, baga hindi malinis yung bunganga niya. kaya niya sabihin kahit ano. Kasi siguro, ganun ako, at ganun yung mga kaibigan ko, ganun yung mga katrabaho ko. Right. Na right. Kapag nagagalit ka, hindi ka lang iiyak. Sasabihin mo, pwede ka magmura. Kasi, pwede naman. Pero siguro, naging bago lang siya sa paningin ng mga tao. Kasi hindi siya, siyempre, hindi naman usually pwedeng magmura sa ano sa ibang mga pelikula. Right. May mga pinapangalaga ang image. So, siguro, that's why, nung nilabas yung Tadhana, very refreshing siya. Kasi, people thought na when they saw the film, they were seeing themselves or their friends na kapag nagagalit, kasi nagmumura din sila. Kapag nagagalit, naglalasing tayo, nagvi-video, okay. Right. And I think I was really lucky rin na si Angge yung nakuha. Si Angelica Panganiban yung nakuha kong Mace. Kasi, wala talaga siya pakialam. Tama. Nung kailangan magmura, okay lang na magmura siya. Nung kailangan uminom, maglaseng, okay lang na maglaseng siya. Kasi, pwede kasing hindi siya pumayag kasi may mga endorsement, gano'n. Pero, in-embrace niya talaga si Mace. So, yun tuloy. Naging kung ano, paano ko siya sinulat, naging gano'n yung, ano, naging gano'n yung final product nung characterization ni Mace. In short, natural kasi, parang totoong, parang I guess you showed a glimpse of reality that they had not seen before. And even when the movie was brought to my attention, editor pa ako ng Cosmo na, and then sabi nung millennial, panoorin mo to kasi iba siya. How do you mean iba? Normal sila magsalita. And I couldn't believe na first time na nagkaroon ng movie na normal magsalita. 2014 na. 14, yes.
And it helped siguro na ikaw yung writer and director. Kasi you could stay true to your script. Yeah. Siguro yun yung nagiging advantage when I wrote the script. Di ko pa na-try na iba yung nagsulat na script ko, pero yun yung advantage, I guess, pag writer-director, na the moment you write, you start on the project as a writer, not knowingly, nadidirect mo na rin, nagsistart ka na rin mag-direct. So when you write, nai-imagine mo na agad yung world. So pag dating sa set, kapag kunyari may hindi nangyari na gusto mo, kunyari biglang umulan or biglang kailangan ng kunan to, konti na lang yung oras na ano, hindi ka nararattle kasi from the start, memorize mo talaga yung world na create mo. Uh-oh. Yun lang yung difference niya. Pero otherwise, okay lang din naman kasi pwede na din mong aralin yung script eh. Yun na yung naging ano ko kasi wala akong dinirect na hindi ako yung nagsulat. Right. Speaking of creating worlds, expertise mo rin yun, di ba? You really build a world and you're so detail-oriented na parang everything that you plan, you try to execute. And I just read this morning na when you were doing Tadhana, you had to pay for the song of Whitney Houston daw na 200,000 pesos, pero wala na kayong budget. Is it true that you solicit kayo ng 500 pesos for each from your friends para masama sa credit to raise the money? Totoo ba yun? Yes. Actually, hindi lang sa friends. Kasi nung una, actually, ang nangyari, supposedly, 50,000 lang yun. Pero biglang dalawa pala yung may-ari nung song. Basta some technicality. So, naging 200,000. So, wala na talaga kaming pera kasi naglabas na kami ng pera namin kasi hindi naman kasha yung 2 million from Cinema One. Wow. So, naglabas na kami ng personal money. So, kung maglalabas pa kami ng 145,000 yata or 150 plus, wala na talaga kaming pera. So, naggumawa kami ng sa start, we just messaged our friends. Pero, syempre, hindi pa enough. So, naglabas kami ng isang letter dun sa Facebook group namin na asking for help for money na ang kapalit ay malalagay sila sa credits ng pelikula. So, any right. amount. Pero ang sabi namin, baka 500 pesos, so we just need maybe 200 people who will give us 500 pesos. And then, ayun. In fairness, Na-raise namin, yes. Maraming nagbigay. Ito, sobrang tuwan-tuwa kami. Hindi namin in-expect na maraming magbibigay ng money. Kaya, sa ginujoke namin, yung dating called Tadhana, yung may pinakamahabang closing credits. Kasi nilagay talaga namin yung pangalan. Oo, sa dami ng pangalan na nagbigay sa amin as a thank you sa kanila. Did it ever cross your mind to change the song na lang? Or out of the question? The problem was, na-shoot na namin siya. Ah, okay. Oo. So, the news na... So, naka-budget kami for 50,000. So, yung news na nadagdagan came during the last day of the shoot. So, wow. kung i-reshoot namin, mas mahal pa yung lalabas. So, parang forced na kayo. No choice. Forced na kami. Tapos, wala na rin schedule. Naghahabol na kami ng oras kasi crammer din kami kahit sa... Kaming kami. So, wala nang time. So, rerentahan pa ulit namin yung location. Ganyan. Right. So, would you say you're a perfectionist? Kasi ayon sa research ko about how you work, perfectionist ka. And how bad is the perfectionism? Ano yung, how far will you go? Ako, siguro, as a director, kapag ayoko talaga ng pangit. Ayoko ng pangit. So, hanggat kaya ko pa, kunyari sa editing, pag sinabing deadline na, tapos may makita pa rin ako na, parang mali pa rin yung edit, tatry ko talaga na mas way yung producer para bigyan pa ako ng kahit one more day to edit. Hanggat hindi ako happy dun sa ginagawa ko. And pag nagshoot, madetalya talaga ako. As in, gusto ko detalyado yung props, yung production design, gusto ko na-research siya, yun, ganong klaseng perfectionism. Siyempre, hindi siya masyadong okay kapag sumusobra na. Pero, sa akin naman, ang point ko, pag napalabas na kasi yung pelikula, wala na akong magagawa. Oo, wala na akong magagawa. I mean,
So ayusin na natin bago siya i-shoot. Ayusin na natin hanggat may time tayo bago siya ipalabas. Galingan na natin, perfect na natin para pag pinapanood natin siya 10 years from now, hindi natin isiskip yung ginawa natin kasi alam natin, ginawa naman natin lahat para maging perfect siya in our eyes. Ano yung pero ano? Hindi pa rin perfect, di ba? Hindi pa rin perfect. Pinaka-major na, like ano yung exage na parang detail na ano, finorse mo talagang mangyari? Or for you, walang ano, walang exage? Shit, ano ba? Minsan ano, nagpa-pack up ako ng eksena. Wow, kahit ano schedule siya. Kasi hindi nag-work, kunyari, hindi wala yung props, mali yung props. Okay. I-reshoot ko yung eksena. Merong mga gano'n na yung damit, iba yung pinakita sa akin na damit, pero iba yung labas ng damit. Right. Nung i-shoot na, hindi ko siya kukunan. Wow. Pack up na lang. Next day na lang natin siya kunan pag ready na talaga, ganun. So, syempre meron siya may budget ano siya, may budget repercussion siya, pero kaysa naman mas malaki pa yung magiging ano, i-reshoot din natin. So, huwag na natin siya kunan. Next na lang. Or so, sino man in charge sa damit? Nako. Galingan na niya. Yun, oo. Ang kaya gusto ko kaya marami akong usually meeting, tawag ko visual alignment meeting. So, nag-meet ako with stylist, with DOP, with production designer. Kasi nga, gusto ko talaga, ano, dapat iisang ano tayo, vision tayo. Baka mamaya, ako lang yung akala ko nasa left, kayo lahat nasa right. So, right. Gusto ko isang ano tayo, same page. Ganun. You're very big on preparation, di ba? Yes. Would you say na, ano, is this normal or it's not normal in the industry? Feeling ko normal naman siya na gusto siya ng lahat ng director. Uh-oh. Wala, feeling ko wala namang may ayaw ng mahabang preparation. Pero nakadepende talaga siya sa budget at sa timetable ng right. bawat pelikula. So, minsan, kahit gusto mong magkaroon ng mahabang pre-production, kaso wala na talagang oras, I mean, may play date na agad, nasa-shorten yung ano, yung pre-production. Pero sa akin, na-realize ko talaga dapat mahaba yung pre-production sa atin. Right. Kasi pag tama yun na yung preparation mo, wala ka na masyadong problema sa shoot. Right. Kasi na-prepare mo na siya lahat. And nag-work siya sa akin, lalo sa actors. Okay. Kapag na-workshop ko, kapag na-prepare namin, na scene study namin, na character study, nakapag-workshop kami, right. yun. Ako din, as a director, mas nakakampante ako. Kapag alam ko na nag-workshop kami ng actors. Kahit na alam kong magaling na sila na artista, iba pa rin kasi yung you're doing a new character, you're working with new people, you're working with a new co-actor, yun. Right. Ni-research ko yung ano mga influences mo like Sydney Lumet and Asghar Farhadi. And yeah. They're both big on rehearsals. Yes. So do any of the stars like resisted or are they game or kumusta ang reaction ng mga especially those who are ano na veterans? Mostly go sila. Okay. Pero sa akin kasi nakadepende sa story. Like for example, in Fangirl, mas madaming workshops yung Fangirl, si Fangirl. Mm-hmm. Rather than si Pao. Kasi si Pao was playing as himself. So, hindi ko na kailangan i-ano siya doon. So, and also, gusto ko, parang isang beses lang sila nag-workshop together. Right. Kasi gusto ko, may ilang pa yung fangirl pagdating sa set. So, I heard friend. That ayaw mo silang mag-meet nung umpisa. Oo, ayaw ko silang mag-meet, naka-separate. Ayaw ko sila nag-uusap, ganyan. Kasi ayaw ko sila maging close. Kasi right. sa start ng film, dapat starstruck talaga si Fangirl. Parang, right. although syempre it's all acting, pero tingin ko talaga cinema is the process. So, nagmamatter yung process behind making the film. So, kaya ko pinush yun. Kasi tsaka si April, or si Charlie, sorry April kasi totoo niya pangalan. Si Charlie, although nakapag-work na siya in other films and TV series before. First time niya na siya talaga yung title role. So, right. nasanay siya na background lang din siya. So, right.
ayun, ayoko, pero ayoko sa fangirl, ayoko ma-feel na star siya. Ayoko ma-feel na bida siya dito. So, hindi namin siya binibigyan ng tent. Wala siya ng tent. Oo, nakaupo lang siya sa katabi namin. Para ma-feel niya. Ma-feel niya na, hindi ka artista dito, hindi ka ano dito, ah. Baka mamaya lumaki-laki ulo mo. Fangirl ka dito. So, yun na, yun naman. Hindi ko alam may bakit may pag-ano. No. Pero at least, feeling ko nag-work naman siya throughout the shooting of the film. For Charlie, nakast mo siya ng properly kasi unknown pa siya. But the reality is, you have had to work with love teams. Yeah. Na parang package deal na sila, di ba? You can't really... Not like in Hollywood na parang hindi naman uso yung love team. They cast separately for each character, di ba? Even so, in K-dramas in Korea. Ah, walang love team. Walang love team. Right. How hard has it been to work with that? Especially since package na sila and then they're both usually very, very good looking na. True. And it may or may not conform to the script that you want. Like you said, for Alone Together, ang biggest challenge mo is mapalook normal sila. Oo, true. Kasi ang pogi at ang ganda ni Ken tsaka ni Liza. I think the trick really is before you say yes to that project, alam mo na na ganun. So, dapat may the cards on the table. So, sila, pag sinabi nilang ganito, bawal ko yan, bawal magpagupit, walang sex scene, walang kissing scene, ganyan. Alam mo na yun. Tapos ikaw din, dapat sabihin mo na rin sa kanila, ito po, kwento po, ganito po to. Hindi po to yung rom-com na ano ah, na may pa-sweet, ganyan, may family, eme. Sabihin mo na agad sa kanila. Tapos, so yung sa Alone Together, even though love team na sila, sa start pa lang, sinabi ko, gusto ko po may kissing scene. Gusto ko magkikiss sila, at least. So, kung hindi po, kasi yung naggawa kong kwento sa kanila, it, hindi siya yung rom-com na pa-sweet, pa-tweetums. Mas gusto ko yung, yun nga, about siya sa ano eh, about siya sa dreams, ganyan, being a career woman, from being a student, ganyan. Tapos, mas great love something. So, sabi ko, kung great love po yung tatahakin natin, dapat naman nag-kiss man lang sila, syempre great love mo yun, walang naman di mo halikan, di ba? So, so dun pa lang, nung pumayag na sila, okay na. Right. So, kailangan lang, I think, clear kayo from the start para walang gulatan. Na, how hard is that when you always say that your loyalty is to the story, not to the audience, di ba? Kasi parang sacred yung story mo. Paano mo na-achieve yung napapaglaban mo yung sanctity ng story given all these commercial factors that you have to work against? Actually, honestly, hindi ko siya lagi napapaglaban. Pero, hindi ako laging nagtatagumpay. Pero lagi ko siya napapaglaban. So, kunyari, minsan, ang best ano na talaga, compromise. Compromise, right. Meet halfway kayo. Meron silang pagbibigyan ka nila sa ibang parts, pero pagbibigyan mo sila sa ibang parts. Yun yung ano. Pero may mga times din na nagtatagumpay ako. Like what happened in Never Not Love You. So in Never Not Love You, with James and Nadine, the story of Never Not Love You, kung ano yung nasulat ko, yun. There was sex. Actually, may sex pa nga dun sa ano eh, sa original, pero tinanggal ko na kasi hindi naman kailangan. Right. May live-in sila, wala, hindi naman pinagbawal ng Viva, may kissing scene, hindi naman pinagbawal ng Viva, may drinking, may smoking. Right. So, okay lang. Walang pinagbawal dun sa Never Not Love. At that point ba, parang out na nagli-live-in sila? Yes. Oo. Okay. Siguro that made it easier. Yes. Tapos yung, nayosi siya. This will change that duality that you talked about of stars and their real selves. I mean, the more movies that depict reality, do you think that it will influence ano, the way stars are marketed na hindi parang usually sanitized version, di ba? And then they have to pretend about so many things. Hindi ko alam. major change siya in culture, I guess. Kasi tayo kasi talaga very
consumer talaga tayo ng fantasy eh, ng di ba, ng love and romance eh. So feeling ko kaya nahihirapan tayo na i-accept ang mga artista when they show their true colors. Right. Kasi in love talaga tayo dun sa fantasy version. Siguro kasi until now, cinema is still escapist. Oo, for us. Hindi siya, kumbaga, sobrang ahead na talaga yung mga European films na mas mirroring reality, Pero siguro ganun kasi talaga tayo. Bilang third world country tayo, na parang, syempre third world country, kung ano na nangyari sa paligid natin, na malungkot, mahirap. Ba't ka pa magbabayad? Oo, ba't pa tayo magbabayad? Ba't pa ako manonood ng pelikula na hindi na feed yung fantasy ko? So, feeling ko major change in culture. Kasi, I guess, in recent years lang din naman yung pag-angat ng rom-com eh. Kasi, before that, we had action movies. Tama. Before that, we have yung mga titillating films, sexy films, di ba? Right. So, tapos ngayon, rom-com naman. Tapos, di natin alam kung kailan yung next na change in that kind of film culture sa mga tinatakel ng pelikula. Does this influence or hamper your writing? Like, are you pressured to have a happy ending kasi dahil sa fans or dahil, like you say, your loyalty is to the story, not the audience. But in some little way, does it not pressure you sometimes na, nako, baka hindi mo gustuhan, nagbayad pa naman sila, or may ganun ba, o wala? Dati, oo. Dati nagmamatter yun sa akin. Pero ngayon, hindi talaga yung reaction ng fans eh, mas yung reaction ng producers. Mas producers kasi yung magsasabi na dapat happy ending to. Hindi siya pwede. Talaga? Oo, mas producers yun. Kasi sila yung sila yung nagsasabi kung ano yung gusto ng fans, ng audience. Okay. So, mas sa producers yung kailangan mong pagtagumpayan. So sila yung kailangan ka mag-explain sa kanila, bakit ganito. Tapos kung hindi sila papayag, yun, mag-meet kayo halfway kung paano. Ayun. So do you have stories in the works na mukhang hindi siya typical na na masasatisfy lahat, na dream mo na i-produce mo na lang by yourself? May ganun ka bang mga... Sobrang marami. Actually, ngayon wala pa ako sa romantic comedy na ulit. Nahirapan ako magsulat ng love stories, oo. So, meron ako sinusulat na rom-com, pero sa gitna, hindi ko talaga siya matuloy. So, iba yung nasulat ko, nalihis na naman siya. Pero love story pa rin naman siya, hindi lang siya rom-com. Right. Pero, siguro talaga nasa frame of mind ng artist, I guess, kung nasa ang pag-iisip siya para makasulat ng mga kwento. Right. Pero, ayun. Ngayon, may mga marami akong nasisimulan. Siyempre, as usual, di ko na naman natatapos. Pero, yun, may mga nasisimulan ako na may horror ako nasimulan, meron isa pang coming of age ulit. Pero, yun, hindi ko lang alam kung kailan ko sila mauupuan ulit para gawing pelikula talaga. Exciting. So, bakit ka nagkaroon ng creative breakdown in 2016? That was the time na I was doing one rom-com after another. So even the TV series that I was making, lahat sila rom-com. Tapos I felt na even if I wanted to do other things other than rom-com, I wasn't putting the time to do other things that I wanted to do. Right. So that was in 2016 na sabi ko. But ganun, parang hindi ko nakilala yata yung sarili ko as a filmmaker, na iba na yung sobrang ibang-iba ako. Nung ginawa ko yung 6 degrees sa ngayon. So, may mga gusto akong gawin na mga kwento na sinasantabi ko siya kasi meron akong ibang gagawin. So, noong 2016, yun, nag-stop talaga akong magsulat. Tapos doon ko na-discover yung mga ibang mga directors na dapat matagal ko nang na-discover pero hindi ko napapanood yung mga pelikula nila. So, mas nilawakan ko lang yung tingin ko sa cinema. So, that was when I watched the films of Asghar Farhadi, sina Olivia Asayas, sina Andre Arnold, yan. Tapos, ang ginagawa ko, pinapanood ko sila ulit, pero nagno-notes ako.
Ganun. As in, inaral ko talaga, parang bagong way of learning film siya. Na parang, for example, A Separation from Asghar Farhadi. Yung A Separation was the one that won the ano eh, best foreign language film sa Oscars that year. So he's an Iranian filmmaker. So, nung pinanood ko yung A Separation, sobrang ganda-ganda ako. Nung second time ko siyang pinanood, may notebook talaga ako, tapos pinapanood ko siya, bakit kaya close up? Bakit siya nag-ano? Bakit nag-wide shot siya dito? Susulat ko yung reason, hindi ko kung bakit. So yun, mas lumawak yung tingin ko. And so, when Star Cinema approached me again para gumawa ng film, sinabi ko na, gagawa po ako ng film, pero sana po ito po yung gawin ko, ganitong klaseng pelikula. And that was Love You to the Stars and Back. Okay. It was Julia Barreto, Joshua Garcia. It was, it was a rom-com, pero hindi talaga siya rom-com. Parang minas ko lang siya. Kumbaga, minas ko siya as a rom-com. Pero actually, it's a coming-of-age story of a girl. It's about aliens, actually. Sneaky about packaging. which is your strength, because you are able to work within parang what sells, pero nasa-sneak in mo yung... Bumayag naman yung Star Cinema at the time. So, tuloy-tuloy na yung ano ko. After that, I made Never Not Love You. After that, I made Alone Together. And then, ano, Fangirl. So, parang yung 2016 was a completely, ano, important year for me to parang reevaluate my filmmaking. Right. Although, after that, hindi, kasi nung dati, parang nalulungkot ako na tuloy-tuloy nga yung rom-coms ko. Pero after nung reevaluation ko sa sarili ko, na-realize ko na tama lang yun na ginawa ko yung mga rom-coms before na sunod-sunod. Kasi kung hindi dahil doon, hindi rin ako mapupunta sa ganitong estado na kaya kong mabibigyan ako ng ano ng opportunity to make films na gusto ko gawin. Ayun. Right. Would you say na you fell into a pattern? Kasi I think most creative people after a while, so they become successful and then they're known for something, they're known for a certain style. Before you know it, nasa-stuck na sila dun sa style and then di sila nag-evolve. And then pretty soon, parang you can't help but have your own formula. Do nangyari ba yun sa tingin mo? And yes, medyo honest naman ako sa sarili ko. nangyari talaga yun na parang kasi sunod-sunod talaga yung ano ko, sunod-sunod yung mga ginawa kong mga ano. Parang after one film, gumawa ko ng ano, teleserye. After, habang gumagawa ko ng teleserye, gumawa na din, magsinabay ko siya. Tapos, after that, another film. So, parang tuloy-tuloy siya. So, ang nangyari, parang naging muscle memory, yung mga ibang nakakakilig na eksena. Ay, alam ko na paano gawin yan. Hindi ko na siya pinag-iisipan na... Kasi nga, feeling ko, kaya ko na siyang gawin kasi nakailang rom-coms na ako. So, parang hindi masyadong, yun. So, hindi rin siya magandang feeling. Pero, nag-work siya nung time na yun. Kasi kung hindi, hindi ko natapos yung pelikula. So, warning sign din yun ba for artists na, nako, if you can do it with your eyes closed, you better. Yeah, I guess, Try to do something else. Oo, na parang evaluate yourself na baka kaya naman nagiging muscle memory na siya kasi yun at yun nga lang din yung ginagawa mo. Pero so, yun, ang okay naman sa atin, kaya nating magpalit agad eh. I mean, basta mag-evaluate mo lang yung sarili mo. Ang importante, self-aware ka, honest ka sa sarili mo. Now, you have how do you prevent that from happening? I guess, keep a steady, trustworthy group of friends. Okay. Who will tell you? Who will did be anyone, honest? Did anyone tell you ba back then na, uy, parang pare-pareho na, or hindi naman? Meron hindi naman. Parang sasabihin lang nila na parang rom-com siya ulit. Parang ganun, or ano bang iba dito, ganun. So, kung friends mo talaga sila, hindi mo yun mamasamain. Right. Kasi, mas wini-welcome ko talaga yun kaysa yung friends na, or acquaintances na lagi. Yung ganda-ganda ng pelikula mo, ganda-ganda ng pelikula mo, ganyan. So, pag yun lang kasi yung naririnig mo, na maganda yung pelikula mo, hindi mo na na-evaluate yung sarili mo. Kasi, di ba, sabi nga nila,
don't believe the press, your press releases. Right, right. So they're press releases for a reason and dapat maganda lang talaga yung lumalabas. Pero kapag yung maganda lang yung papakinggan mo, hindi ka nag-i-improve eh. Kasi you're right. Going to be resting on your laurels na hindi mo naman alam kung laurels talaga yun or hindi. Right. On the other hand, sometimes if we listen to criticism, yes, but sometimes doesn't it instill self-doubt? Like for me, I'm debilitated by self-doubt. Does this still happen to you? Yes, lagi akong naapektuhan ng ano. Pero dati, super affected ako ng mga comments. Lalo okay. Sa social media. Pero nare-realize ko that okay siya, okay pa rin na pabasahin sila kasi lahat naman ng comments na yun valid eh. Kahit naman Right. Wala talagang kwenta. There must Right. Be a reason bakit nila nasabi yun. Pero Right. Hindi naman lahat, you will act on it. Right. So, kailangan alam mo lang kung ano yung mga comments na, ayun, na worthy na pakinggan at makakapag-improve sa'yo. Yun. Right. I read rin somewhere, I don't know kung post mo or what, na minsan nag-freak out ka dahil pangit na pangit ka sa ginagawa mo, which I cannot even believe it's possible. So, nangyayari pa rin yun sa'yo? Oo, always. Lalo after a shoot. So, parang feeling ko talaga hindi ko napalabas yung, kunyari, meron akong gusto sa eksena, tapos hindi ganun yung labas ng eksena based sa sinulat ko. So, ang mangyayari, kinakausap ko yung editor ko, kasi yung editor ko kahit dati pa. So, siya na yung sasabihin ko sa kanya, ang pangat na eksena, ganyan, edit mo na lang to, dapat ganito yan, ganyan, ganyan. Tapos, pag inedit na niya, okay naman pala. Okay. So, panitera lang ako. Mahilig lang ako mag-panic. Pero, ayun, nakakatulong sa akin na kilala na ako ng editor ko. I mean, alam na niya kung paano i-edit yung mga pelikula ko. So, Right. Nagagawa niya talaga ng paraan. Sabi nga nila, ang okay daw sa bawat film that you make, it's okay to change your DOP, it's okay to change your production designer, your sound designer, but yung editor, dapat siya pa rin. Right. Kasi siya rin may kilala ng language mo as a director. Ayun. Right. You said that you learn more from meeting all kinds of people and listening to their stories than attending writing workshops. Can you explain? And does it mean na ang dami-dami mong kaibigan? Sinusulat mo ba na ng Sabi, nanggaling yun kay Ricky Lee, sabi niya, isang mahusay na writer ay isang student of life. Right. So, the more experiences na you have, the more stories you can tell. So, ayun. So, as a writer, siguro dapat, kahit hindi ka naman extrovert, pero basta dapat ano ka, para kang sponge na right. Gusto mo talagang malaman yung kwento ng iba't ibang tao or gusto mo lang talaga maka-experience ng life in general. Right. Para mas namin kang kwento na masulat as a writer. Right. So, anong advice mo sa mga budding writers and directors? I guess, first is, if you want to write films, then watch films. Consume the art that you want to make. Parang kunyari, if you want to write songs, edi listen to songs. Listen to OPM. So when you're a writer, experience life and watch films. Kasi iba yung pagsusulat lang sa film writing, sa script writing. Kasi meron certain kind of grammar, merong film language. Right. And you can develop that as you go along, as you watch more films, malalaman mo kung ano yung film language, malalaman mo kung ano yung effective na dialogue, malalaman mo kung ano yung nakakakilig, ano yung nakakatawa, ano yung nakakatakot, based from watching films. Not really to imitate what has been done, but para lang maging natural sa'yo yung film language, maging natural sa'yo na this is what a conflict is, this is what a climax is, ayun. Right. And what's your advice for those who want to make money while doing it? Kasi, you can
be an artistic success or a commercial success, and in your case, both, diba? So what's your advice to do both, which is rare? Sa start, I think, hindi ko alam kung tamang advice, pero sa start talaga, hindi ko siya inisip. Hindi ko siya inisip na... Hindi mo inisip na gusto kong kumita hindi ko inisip na may hindi ko inisip na may pera sa pelikula kasi alam ko talaga walang pera sa pelikula. Hindi ka magiging... I mean, ganun yung akala ko. Pero feeling ko, dapat talaga may tamang hard work, may tamang timing, may tamang swerte, may tamang connections ka para makuha mo yung ano, makuha mo yung goals mo. Pero definitely hindi siya nangyayari overnight. Hindi siya walang overnight success. It takes years to be an overnight success, sabi nga nila. So be patient. Hindi gaganda ang script sa script pa lang na hindi gaganda ang script sa first draft. Just as hindi mo sa first try mo sa mga pitching, kapag hindi ka nakuha the first time, don't give up kasi first lang naman yun eh. Tsaka malay mo, pangit talaga yung ginawa mo. So, may time ka pa namang ayusin pa siya lalo. Para ano? Para sa susunod na pasa mo, sa susunod na gawa mo, mas maayos na siya and hopefully, makapasok ka na sa film festival or sa pitching na ginawa mo. Right. So, nung nasa UP ka, ang goal mo is to do rom-coms. Yeah. Ngayon, ano na yung goal or ambition mo now that you're actually the queen of rom-coms? Well, ano bang goal ko? I think dati meron talaga akong goal na gusto ko talagang yun yung magawa. Ngayon, per film na lang ako. Parang meron akong naisip na film, sana magawa ko to. Parang ganun na lang siya right now. Pero so, mas ngayon, go ahead. Pero ngayon kasi, di ba, meron kaming production company, yung Project 8. So, mas gusto namin din mabigyan ng chance yung ibang mga directors na yung mga stories nila, ma-direct din nila. Gaya nung kung paano yung nangyari sa amin. Dati kasi mas mahirap eh, kasi kailangan talaga magpipitch ka, marami kang kilala. So ngayon, sa Project 8, yun yung goal namin, na mas maraming writers and directors yung mabigyan ng chance na makapag-pitch and magawa talaga yung pelikula nila. Ang galing naman, ang generous. Hindi kasi parang madamot. Pero mahirap kasi talaga and ganun, ang tagal din talaga namin nung kami ni Dan. Si Dan din matagal bago nakapag-direct. So at least ngayon, na-expedite yung process kasi yun, mapipitch nila ng tama yung konsepto. At pag maganda, madali na lang yan makakuha ng producers to fund the film. Right. So on November 5, Alone Together will be shown on Netflix. Tama yes, ba? True. And what do you hope this Netflix availability will bring? And in general, anong naging impact ng Netflix sa local films? Parang ngayon, dami-dami ng Netflix, di ba? Definitely, wider audience na hindi lang Pinoys yung makakapanood. So, yun, yung Filipino cinema, hindi na lang siya for Filipinos, but for foreign film enthusiasts na rin. So, yun yung nabibigay talaga kapag napupunta sa Netflix or sa ibang streaming platform yung films mo na lalo ngayon na you can't go to cinemas. Siya na talaga yung number one viewing preference choice. ng mga Pilipino kasi you can watch the film anytime and anywhere you want to watch it. So yun yung naging malaking tulong niya sa mga pelikula, mas lumawak, mas maraming tayo makakapanood. Tapos dahil nga may Netflix and other streaming platforms, may one other option. Yung mga filmmakers ngayon and creators, storytellers, kung saan pwede mapalabas yung mga pelikula. Kasi lalo sinara na yung ABS-CBN. So nawala ng isang streaming, nawala ng isang producer na pwede mag-produce ng film ng mga content. Right. So
very welcome addition yung mga streaming platforms like Netflix sa mga creators like us, mga storytellers. Right. And hopefully the access will also broaden our tastes, di ba? True. Oo. Oo. In the same way, di ba? Oo, madami din tayo napapanood na yung mga K-dramas, di ba? K-dramas, yung mga British na mga series. Lumalawak din yung tingin natin sa, ganito pala yung gumawa ng series yung mga ibang lahi. And we can compare and contrast it with how we do ours. Right. So, okay, beauty queen question. Sorry, oh my God. What's your hope for Philippine cinema given how things are now and the state of the world in general and artists being considered non-essential? So, I guess my hope is that storytellers will write more stories. Na we write the stories of the status quo of what we're experiencing now. Pwedeng hindi naman overt. Right. My hope is that sa nangyayari ngayon, hindi pa rin matakot yung mga storytellers to tell the stories that they want to tell. And ayun, marami pa rin content. Ganun tayo ka creative, I guess, mga Pinoy. Dami nating content ngayon kahit na hindi tayo pwedeng lumabas. Dami pa rin nagawang mga pelikula, ang dami nagawang mga series. May Kumu, may mga webinar, ang dami nating mga IG na mga may podcast ka. May podcast. So, I mean, hindi natin mapipigilan talaga yung creativity ng Pinoy. Nandiyan yung creativity natin. So, my only hope is that the viewers, Filipino viewers, can appreciate the stories that are put on the table and not just dahil parang masyadong nakasara sa mga bagong putahe na pwedeng mabigay ng mga storytellers na Pilipino. Right. So, dadami ang putahe. Oo, diba? Pangit, at least buffet, kasi usually, diba, sanay tayo sa isa lang. Hotdog or sa lang. Fast food. Oo, sa fast food. At least ngayon marami. Maraming nakahain. Pipili na lang tayo. So may pandemic setting story ba dyan in the works in one of your notebooks? Pandemic story, wala. Wala akong pandemic. Wala pa. Wala. Ang naisip, yung mga stories ko, hindi siya nakaset in a pandemic setting. So, feeling ko, mas gusto ko pa rin, ako as a viewer, gusto ko pa rin makapanood ng isang pelikula na hindi siya nakaset sa kung nasan tayo ngayon. So kaya siguro ganun din yung mga nasusulat ko. Tama. Kahit pa paano, we need to escape. So masyadong konti yung pwede ko sigurong maisip na mga stories kung nasa pandemic. Okay. Curious lang ako, ano yung mga post-it sa likod mo na lagi kong nakikita? Oh my God, sorry. Kasi ito, dalawang series siya. Wow! Kasi, nahirapan kasi ako pag-series kasi hindi talaga ako series writer. Uh-huh. So, nanood ako ng, ng masterclass ni Shonda. So, pag-series daw kasi. Shonda Rhimes. Ni Shonda Rhimes. Si Tisa Shonda. Tisa Shonda. Shonda. So, sabi niya, difference pag film tsaka TV sa series, may story A, story B, tsaka story C. So, kaya ginanyan ko para mas madali story A, story B, story C. Pag film kasi, kaya ko na yun sa diretso laptop lang yun tsaka notebook. Pero pag sa series, kailangan ko talaga makita kasi naguguluhan ako sa kanya. Right. Napanood mo yung Alan Sorkin masterclass? Yes, napanood ko okay, din. Okay, din siya. Scriptwriting classes doon. Yeah. Thank you so much, Dana. Oh my God. Ang bilis ng oras. Super educational and inspiring. We learned so much from you. Thank you so much. Thank you for giving hope to all artists about that it's possible to bridge the gap between art and commerce, reality and fantasy. Escaping and surviving. Thank you so much. Thank you. Thank you. And good luck to your series, the TikTok series mo. Thank you also. All right.
Bye. Good luck to Sonia. I hope you win. Thank you. Thank you. All right. Bye. Bye. Thank you, everyone. This has been TikTok, and I'll see you very soon. Bye.